think hanggang mag-retire ako, ganun ko kamahal tong opisina namin na kumbaga parang hindi lang yung work yung i-dedicate ko dito, yung kung ano man yung i-dedicate ko din para sa sports namin. Elementary days, more on sports. Eventually, parang nakita ko yung volleyball na may naglalaro din. Sabi ko, try ko kaya ito. Sali-sali. And then, nag-fit naman sa sarili ko. And then, nagustuhan ko na rin siya. Nag-take ako ng AB Mass Communication sa Adamson University, Lady Falcons. From first year to, actually, umabot ako ng fifth year to play pa. Para makonsume mo yung 5 years in the UAAP season. During college days, naging panuntunan ko kasi kung bakit ako pumasok ng pagva-volleyball is makapag-aral ako ng libre. Number one yon. Pero hindi mo iisipin na maglalaro ka lang. Tool mo lang si volleyball makapag-aral ng libre. Tulong na rin na maka-earn ka ng degree. Paalala sa amin ng coach namin, si Mami Dulce, na yung pagva-volleyball is stepping stone nyo yan para makapag-aral kayo. Hindi puro pagbabalibol lang yung gagawin nyo kasi hindi ka rin naman makakalaro ng UAP pag hindi ka rin nakakomply sa academic aspect mo. Hindi pa ako nag-graduate. May nagpunta sa school, nagtatanong baka may gustong pumasok sa, yun nga, Office of the Ombudsman na nangangailangan sila ng clerk. So sabi ko, sige po, pwede po ako kasi mag-graduate na po ako ng SEM na to. Yung first year ko dito, I was a contractual employee. Since kasi sa government, syempre, kailangan may eligibility ka para makakuha ka ng item. Then eventually, nung nandito ako, nag-take ako ng exam. And nakapasa naman sa civil service. And then, yun yung time na na-hire na nila ako as permanent employee. Naging masaya yung journey ko dito na hanggang sa abutin ko yung position ko ngayon na records officer. Na kumbaga parang yung years na dumaraan, iba-iba din naman yung na-experience ko na trabaho. Napunta ako sa HR. And then yung bureau ko ngayon, napunta ako sa preliminary investigation and administrative bureau. Iba-iba yung task. So hindi ka mananawa. Kasi may mga challenges din na dumarating, pero may iba-iba kang natututunan. Siyempre po, yung role ko as yung mga proseso ng bureau namin, I make sure naman na na-fa-follow yung procedure na walang nadidelay, walang nakakaligtaan. Kasi once na may hindi ka magawa on time, yung ano, pa-delay ng pa-delay yan eh. So make sure ko na may step ako na itong period na to, dapat ganito. Kumbaga parang may time management ka din dun sa work na ginagawa mo. Napaproud ka rin kasi alam mo naman yung agency namin pinagkakatiwalaan ng masa, ng lahat ng tao. Public servant is a dedication na gawin mo yung tamang trabaho na pinapatupad ng opisina nyo. Kumbaga parang ikaw, ihalimbawa mo yung sarili mo sa ibang government agency. Ipakita natin sa tao na tayo as government agency, lalo na taga dito kami sa office na ito, is ginagawa mo yung tama palagi. Yung integrity ba, tsaka yung honesty, number one sa akin. I think hanggang mag-retire ako, ganun ko kamahal tong opisina namin na kumbaga parang hindi lang yung work yung i-dedicate ko dito, yung kung ano man yung i-dedicate ko din para sa sports namin. Dito ko na rin naman kasi natagpuan yung kapartner ko sa buhay, taga dito rin sa office. Sa UNTV basketball team din, si Mr. Alex Lazo. Being public servants na both kami, napaka manageable. Mas nagkakaintindihan kami. Kasi alam namin yung lahat ng whereabouts namin. Tsaka alam namin kung ano yung role namin sa bawat isa. Lalo pa, parehas kaming sporty. Talagang yung common sa amin is marami. Parehas na rin kami nagpe-play. Kumbaga parang napakasarap nung feeling na nag-work tayo as public servant. Naglalaro tayo, hindi para sa sarili na lang natin. Para sa office natin, para din dun sa beneficiary natin. Napaka-fulfilling kasi kumbaga parang yung naglalaro ka para makatulong. Hindi para sa sarili mo na para makita lang nila na marunong ka. Kumbaga parang ano siya, nakakataba ng puso na para sa kanila yung ginagawa mo. Message ko sa mga parents, yung mga anak natin, kumbaga parang let's get them involved to sports talaga. Napaka-importante una sa lahat yung health, tsaka yung time management.
discipline automatic madedevelop sa kanila na pwede nila ding ma-apply sa ibang-ibang aspeto ng buhay nila. Let's get them involved, supportahan natin. Suporta talaga yung number one dyan eh. Suportahan natin kasi ito yung parang alternative way natin para ma-mold sila into a better person. Sa UNTV Sports po, napakalaking honor po namin ito na naimbitahan yung agency namin na sumali sa first UBL season. Maraming salamat po. Napakalaking challenge po ito sa amin, pero napakalaking tulong din po. Kay Sir Daniel Rason naman po, ipagpatuloy nyo lang po yung inyong adhikain na nakakatulong sa ating mga beneficiaries, nakakatulong din naman po sa mga government agencies na maipakita po yung kanilang kakayanan at mga skills through sports. At mabuhay po kayo.